So hi, welcome and welcome back to my YouTube channel. And for today's tutorial, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba magbayad ng utang natin or ng niloan natin sa tala. But first, can you subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan, for today's video, mag-open muna tayo ng ating tala application or ng ating tala account. So ayan, i-open ko muna. Then after nyan pagka-open, kung meron kayong hiniram kay tala, ganito yung lalabas. So nakalagay dito is make a payment or see what you owe today. So para makapag-payment tayo, ang gagawin natin is make a payment since nga ang due nito is March 24, 2024. Kaya ngayon dapat ako magbabayad ng loan para walang additional charge sa mga late fees. So ayan, tap ko lang yung make a payment. And ayan, kung makikita nyo, dapat ang babayaran ko is 2,700. So since nga mas maaga akong nagbayad, merong less or merong deduction si tala na 13 pesos. Kaya 2,687 na lang yung babayaran ko ngayon. So guys, kasi kapag mas maaga kayong nagbayad, dun sa nilagay ninyong due, meron silang deduction or may mali-less pa din yung mga araw na napa-advance kayo ng pagbe-payment. So katulad nito, dapat 2,700 yung babayaran ko. Naging 2,687 na lang. So ayan, tatap ko na yung make a payment. So dito guys, meron nga pala tayong payment option. So pwede sa GCash, 7-Eleven, Paymaya, Cebuana, 7-Eleven Direct or Over the Counter, BPI Quick Pay, Shopee Pay, Coins, MLWallier. So ayan, ito yung pwede nating pagpilian kung paano tayo makapagbayad kay tala. So ayan guys, since ka meron akong fund or merong pondo yung aking GCash, so GCash na lang yung gagamitin ko para makapag-payment ako sa tala. So tap ko lang yung GCash. So depende naman sa inyo kung paano kayo magpipay. So dito na ako sa GCash since mas accessible ang GCash para makapagbayad ng loan. So ayan, ito yung payment instruction. So kung makikita nyo, ang total na babayaran ko na is 2,707 since meron tayong EasyPay convenience fee na 20 pesos. So ayan, bali ang makakaltas na pondo sa ating GCash account is 2,707. So ayan, scroll down lang natin. And then after nyan, itatap nyo dito is yung open GCash app para directly mapunta muna tayo sa ating GCash account. So ayan, after nyan, automatic, dito kayo mapupunta sa loan. So hanapin nyo lang dito yung tala. So ayan, kung makikita nyo, nandito siya malapit sa pinakang dulo. So tala, tap nyo lang. And then dito, ilalagay nyo yung kabuuan na talagang babayaran ninyo. So bali, ang ilalagay nyo dito is yung kabuuan kasama na yung convenience fee. So 2,707. So ayan, bukod pa dyan, meron pa ditong ileless na 10 pesos para naman sa service fee ng GCash. So ayan, dito sa reference number is balik tayo dito sa tala. So ganito yung reference number, ikakopy nyo lang itong tala 0EQ19FA9MWO. So copy nyo lang, ito yung tap nyo yung side, then copied. Then balik tayo dito sa loans or sa bills na babayaran natin. Then paste nyo lang dito yung reference. And then okay na tayo sa reference. At dito naman sa 11-digit mobile number is yung mobile number natin ng GCash. Then after yung mailagay yung 11-digit mobile number nyo ng GCash, okay na tayo, itap na natin dito yung next. So ayan, after nyan may magpa-pop up na option. So depende sa inyo kung gusto nyong lagyan ng bill protect confirmation or kahit wala na. So hindi ko na lang siya lalagyan. So itatap ko is no, just pay bill. So after nyan, confirm lang natin yung ating payment. So tap natin dito yung confirm. So ayan guys, okay na. Ito yung pinakang payment receipt or transaction receipt ng binayaran natin sa tala. So bali, 2,717 yung nakaltas or nala sa ating pondo ng GCash. Kasama na dito ang 20 pesos convenience fee sa EasyPay at 10 pesos service fee para naman sa GCash. So ayan, isave nyo na lang to para meron tayong resibo o sa ating mobile device. So ayan lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba magbayad ng loan sa ating tala app. If you have a question, can you comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for new updates. And thank you for watching. Living life every day, late at night, not okay.